dapat sana siya naman ay kernel, ipasilip niya. Ang totoo po, ang natatanggap ko pong pera sa YouTube ay napakaliit lamang kumpara dito sa mga iba-ibang YouTubers and bloggers na gumagamit ng aking videos. Yung pong natatanggap ko ay hindi po sapat, dahil for the information of everybody, ako po ay may videographer, editor, meron po akong office staff. Siya po ang bahala sa mga certificates and other clerical works or recording. Dahil alam niyo naman po na ako po ay nagkakandak ng online seminar. Ano po? At syempre, wala naman ang libre ngayon. Ako po ay nagre-renta sa opisina. So, overall, honestly, yung pong sinusweldo ko sa mga tao ko, yung pansweldo sa, yung pambayad sa rentals, yung sa utilities, yung panggasolina ko, yung toll fees, everything, honestly po, hindi po sapat yung natatanggap ko sa YouTube. At alam ko po, ako ay nasa inyong harapan, marami dyan ang IT, maraming magagaling dyan. Pwede po ninyong silipin ang aking YouTube channel, na kung ikaw compare po ninyo sa ibang YouTubers o ibang vloggers, ay hindi hama na napakalaki po ng kanilang kinikita kumpara sa natatanggap ko sa YouTube monthly. Kaya po yung sinasabi ni Colonel Nebriha na ito ba ay pangpondo sa eleksyon, Colonel Nebriha sir, mangyari po na ipasilip ninyo ang aking YouTube channel, at ipasilip din po ninyo yung mga YouTubers at mga vloggers na gumagamit ng aking video. Ang sabi po ng mga marunong, kung aking pong pagbabawalan ang mga YouTubers at mga vloggers na gumagamit ng aking video, yung pong mga marunong, ang sabi po, kikita dapat ako ng more or less 450,000 a month. Now, itatanong po ninyo, eh kung ganon, Colonel Bosita, bakit hindi mo pagbawalan yung mga gumagamit ng video mo, itong mga contents mo? Isa lang po ang sagot ko. Advance po ako mag-isip. Kung hindi po ako advance mag-isip, actually, hindi pa nangyayari itong sinabi ni Colonel Nebriha, in-anticipate ko na po ito. Sa madaling salita po, kung ang mga YouTubers at mga vloggers ay pagbabawalan ko na gumamit ng aking video, gumamit ng aking contents, kung dumating sa punto na kinwestiyon na ako ni Colonel Nebriha, wala na po akong may idepensa pa. Wala na akong may idepensa. Kasi po, kung talagang sila'y pagbabawalan ko, paano ko sasabihin sa inyo na totoo sa puso ko at sa isip ko na totoo na ito po ay advokasya lamang? Wala po. Hindi po ako makakadepensa sa akusasyon ni Colonel Nebriha. So, ang maganda po nito, na-anticipate ko yung mangyayari, hindi ko po sila pinagbabawalan na gumamit ng aking videos, ng aking contents. Bilang patotoo po sa inyo na ito ay hindi ginagawa ko para magpasikat at kumita sa YouTube channel. Yun po ang katotohanan. At by the way, lilinawin ko po, baka mag-react yan yung parang dalawa o tatlo na YouTubers, vloggers. Baka magre-react yung mga yan pag nadinig itong aking message. May dalawa o tatlo po akong pinagbabawalan. Yung isa ay hindi ko na ikwento. At pangit naman na parang sinisiraan ko pa itong mga ito. So, meron po akong dalawa o tatlo na pinagbabawalan gumamit ng aking video. Other than that, ang dami pong gumagamit ng aking videos, ng aking contents. Pero gusto ko pong samantalan yung opportunity doon sa mga gumagamit ng aking video. Friendly warning po, yung mga gumagamit ng thumbnails na nakakainsulto sa police o sa enforcer o sa sino man, watch out po. Kasi pag hindi na po ako busy, strike ko kayo. Delikado po ang YouTube channel nyo. Isa po ang pinapakiusap ko sa inyo, pinapayagan ko kayong gumamit ng video ko,
Pinapayagan ko po kayong gumamit ng contents na inilalabas ko. Gawin nyo lamang po ng tama. Huwag kayong bastos, huwag kayong gumamit ng salita na nakaka-insulto at nakakasakit sa damdamin ng kapwa. Ano po? Huwag pong ganon. Huwag pong ganon. Yan po ay friendly warning. Ano po? Siningit ko lamang. Patungkol po dito sa sinasabi ni Colonel Nebria, baka daw yung kinikita ko sa YouTube, pampondo ko sa national election. Sir, mag-research ka naman. Milyon-milyong piso ang kailangan pagtatakbo ka sa national election. Hindi po sasapat ang aking natatanggap sa YouTube. Ganon din po yung aking retirement benefits. Yung napag-usapan pa ninyo sa diyan sa iyong page, diyan sa iyong post, nabanggit pa diyan, nasilip ko na pinag-usapan pa ninyo yung aking retirement pension, yung aking lump sum. Ano po? Kahit po yun ay isama ko sa aking gastusin, hindi po yun sasapat sa election na sinasabi mo. So, sa kalinawan ng lahat, hindi po ako nagpapasikat sa YouTube, hindi ko po ginagamit na hanap buhay ang YouTube, at hindi ko po ito gagamitin para sa darating na election. Dito po sa paragraph 3 na nabanggit din ni Colonel Nebria, ang sabi niya po dito, huwag mong gamitin ang mga pobreng enforcer namin sa pamamulitika mo. Ginagamit mo lang ang riding community para sa political advancement mo. Sir, ako po ay nagsimula ang advocacy way back 2006, noong ako po ay natalaga sa PNP Highway Patrol Group. Noong ako po ay nag-umpisa sa aking advokasya, 2006 pa, alam po yan ng aking mga kasama, ako po ay pumupunta sa iba't ibang lugar. Nagkakandak po ako ng pre-road safety seminar. Mag-isa lamang po ako. Kung ano po ay nakikita ninyong ginagawa ko ngayon, ginagawa ko na po noon. Ang kaibahan lamang ng mga naunang taon ay wala pa pong Facebook, kaya hindi alam ng publiko. But nung na-appreciate ko po na maganda at makakatulong ang social media dito sa aking advokasya, kaya ko po ginagamit ito. Kaya po ako'y na-expose sa publiko na mayroong ganitong advokasya. Now, kung sinasabi mo sir na huwag kong gamitin ang pobreng enforcer at ang riding community para sa political advancement, dapat sir, ano tayo? Mag-take advantage tayo dun sa issue. Anong ibig sabihin? Kung iniisip nyo sir na ginagamit ko ang inyong enforcers at ang riding community for my political advancement, simple lang po siguro ang dapat mong gawin sir. Turuan po ninyo ang inyong mga traffic enforcers. Disiplinahin po ninyo ang inyong mga traffic enforcers. Kapag po ginawa ninyo yan, walang maabusong riders, walang maabusong drivers, walang tatawag kay Colonel Busita, walang e-epal na Colonel Busita. Ibig sabihin po, kung itong sitwasyon na ito ay titingnan mo in a positive ways, ay yun na lamang po ang gawin mo para... Siyempre, kung maayos ang inyo pong pagpapatupad ng batas sa Metro Manila at walang maaabuso o mapiperwisyong rider o driver, wala nang tatawag kay Colonel Busita. Wala na akong opportunity na umepal pa. So maganda po yun. Panalo ang riding community at yung iniisip mo na nagtitake advantage ako para sa aking political ambition, ay mahaharang mo sir. O di, simple, yung lagi natin sir sinasabi sa military service na win-win solution, andun po yon. So sir, huwag man tingnan ng negatibong perspektibo itong ating sitwasyon ngayon. Huwag po, dahil naliligaw po tayo. At nabanggit mo rin lamang sir itong usapang pamumulitika.
wala po akong plano. Dahil kung may plano sila ko, dapat napaghandaan ko po ang party list. For the information of everybody, wala pong RSAP party list sa darating na national election. Kami po at ang aking mga kasama siguro ay susuporta doon sa party list na aming mapipili. But definitely sir, wala pong RSAP party list na tatakbo sa 2022 election. Maging malinaw po tayo. Ano po? Nabanggit mo rin lamang dito sir, kaya binanggit ko na po para maging malinaw ito sa ating mga kapatid na motorcycle riders at iba pa nating mga kababayan na nakabang po dito sa pagbibigay ko po ng response o reaction dito sa iyong pahayag. Dito po sa paragraph 4, nabanggit ni Colonel Nebrija, wala ka pang isang salita, sabi mo sa enforcer namin, bayaran niya lang, di mo na iba-viral video mo. Nakausap pa sa iyo at umuho ka naman. Sir, official ka, colonel ka, huwag ka sir maniwala sa kwentong barbero. Wala po sa estilo ko ang manggogoyo o yung bang tawag ito, yung manloloko ng traffic enforcer. Wala po yon. Wala po yon. Sir, huwag kang maniwala sa kwentong barbero. Colonel ka eh. Imbestigahan mo, sir. Now, baka sasabihin mo, sir, nagpapalusot lang ako. Anytime, sir, sabihan mo ako. Haharap ako sa legal team ng MMDA. Yung complete video mula nung aking pagdating hanggang sa matapos, ipipresent ako po. Ipipresent ako po. Yes, totoo po, yung inilabas kong video, yung po ay nakrap na. Siyempre, kung mahaba yung conversation, mahaba yung scenario, natural lang, sir, papaikliin mo yon. So, totoo po yon, yung po ay nakrap na. Pero para sir, mawala yung iyong agam-agam at agam-agam ng publiko, sabihan mo lamang sir ako, haharap po ako sa legal team ng MMDA. Ipipresent ako po yung complete video mula doon sa simula hanggang ako po ay umalis doon sa site o doon sa area. Pagka po nakita ng inyong legal team na dinaya ko po yung iyong enforcer, ilantad po natin ito sa publiko para maging katawa-tawa ako, lalabas akong manluloko. Yun po ang challenge ko sa iyo. Hindi ko na po papahabain ang pagpapaliwanag ko patungkol dito. At yung sinabi mo sir, natatakbo akong party list, wala akong isang salita. Nabanggit ko na po sa iyo, wala po akong planong tumakbo sa party list. Kung ito po ay plinano ko, usapang totoo. Kung ako po ay tatakbo ng party list, pasensya po mga kapatid nating riders, pasensya po sa ating mga kababayan. Hindi naman po ang ibig sabihin ako ay nagyayabang at sinasamantala ko yung situation. Kung ako sir ay tatakbo ng party list, sigurado po ako 100% mananalo ako. Pero hindi ko po ito na paghandaan. Wala pong RSAP party list sa 2022. Dito po sa paragraph 5, dito sa post ni Colonel Nebrija, sabi niya, gamitin mo galing mo, huwag ibang tao. Minsan mo pang ulitin yan sa MMDA enforcer namin, kahit hindi sa EDSA, maghanda ka na ng abogado mo. Sir, kung maaalala mo sir, nasa active service pa ako. Marami na akong sinitang police. Marami na akong sinitang enforcers. Kabilang ang enforcer mo. Kung naalala mo sir, yung pinatikitan ko na MMDA, magkasama sila, tapos parang bulag yung enforcer mo sir, hindi pinapansin yung violation ng kapwa niya enforcer, natatandaan mo siguro sir yung pinatikitan ko po yon. After nitong issue ng chinela sir, meron pa po akong inaksyonan sa A. Bonifacio, madaling araw yun sir. Oh. Prior sir doon sa magandang ginawa ng enforcer mo sir, may kapalpakan sir yung iyong enforcer doon sa nauna. Pero hindi ko binigyan ng weight yun sir. Hindi ko binigyan ng weight yun. Hindi ko na i-discuss dahil masyadong haba ang oras. Pero yun, nakialam po ulit ako doon. Pinagtanggol ko po yung
kawawang truck driver. Pero siyempre, dahil nagulat po ako, mayroon palang MMDA enforcer na napakabuti, Ilonggo. Eh, alam nyo sir, dahil sa kabutihan ng kanyang ginawa, hindi ko alam kung nabigla ba ako o napilitan ako. Tumakbo sir ako sa Quezon City at binigyan ko po siya ng maliit lang namang halaga, 5,000 pesos lang po. No? At alam ko po, kahit papano, makakatulong sa kanya yon. Sa iba po, sabi, yun daw po ay indirect bribery. Hindi po totoo yun. Dahil nang ibigay ko po, tapos na yung trabaho. Yung po ay bribery kung hindi pa natatapos yung kanyang trabaho o yung kanyang serbisyo. Pero natapos na po yung kanyang serbisyo, kaya po yung po ay hindi may tuturing na indirect bribery. Yung po ay pagbibigay lang ng token of appreciation. Yung pabuya. Kaya doon po sa mga nag-iisip na parang sinuhulan ko daw o kung ano mang masamang iniisip nila, yung po ay walang katotohanan. Ako lamang po ay natuwa dahil napakatagal ko na po sa public service, pero laking gulat ko po na hindi sinamantala ng enforcer yung kanyang opportunity na mag-take advantage at makakotong o makadelay siya ng pera dito sa truck driver. Ano po? Kaya sir, ako po, hanggat alam ko na tama at ako po ay nasa panig ng batas, ako po ay hindi mapipigilan ng sino man. Ganun pa man sir, sabi nga, nobody is perfect. Kung mangyari po ulit ang ganitong insidente at ako po ay makita ninyo na may paglabag sa batas at nasagasa ko ang karapatan ng iyong enforcer, napakaganda po na ako po ay kasuhan nyo para maging malinaw po ito sa bawat isa, hindi lamang sa akin, ganin din po sa iba nating mga kasama sa ating serbisyo. Ito po, doon sa huling paragraph po, doon sa post ni Colonel Nebria, paragraph 6. But wait, there is more. Pinag-uusapan na ng MMDA legal team anong pwedeng ikaso sa pakikialam mo sa trabaho ng enforcers namin. Sir, ano po ang status? Wala pa po akong natatanggap na subpoena. Wala pa po akong balita kung kinasuhan po ninyo ko. Again, sir, kung naniniwala ka, sir, na tama ka, ang iyong pinaninindigan ay pinakamabuti po talaga, sampahan niyo po ako ng kaso para magkalinawan po tayo sa korte kung sino ang tama ang paninindigan between you and me. Sa mga nakakapanood po ng video na to, lilinawin ko po. Hindi po ang issue is Colonel Busita versus Colonel Nebria. Ang issue po dito, tamang pagpapatupad ng batas para hindi maabuso at maperwisyo ang ating mga kapatid na motorcycle riders. Okay. Again, dahil sinasabi po ni Colonel Nebria na tama ang panghuhuli ng kanilang enforcer dito sa rider na ang angkas ay naka-sandals, hindi naka-sapatos, may ilang katanungan na lamang po ako kay Colonel Nebria para maging malinaw sa lahat. Kung ito po ay hindi man sagutin ni Colonel Nebria, hopefully, ito po ay magiging batayan ng ating mga kababayan kung sino ba talaga ang tama, ang pinapanigan at katwiran. Unang tanong ko, sir, kung tama ang panghuhuli ng enforcer ng MMDA, ibig sabihin, mali ako. Mali si Colonel Busita. Kung mali po ako, ano po, kakasuhan po ba ninyo ako? O wala-wala lang? Number two, kung tama po ang pinaniniwalaan mo na sinasabi ng gumawa ng administrative order na dapat at tama lang na hulihin ang rider na ang angkas ay hindi nakasapatos. Tanong ko sir, bakit hindi na po nanghuhuli ng mga riders ang MMDA enforcers? Bakit hindi nila hinuhuli ang mga riders na ang angkas ay hindi nakasapatos? Bakit po? Bakit po? Ikatlong tanong ko sir,
Kung tama po ang iyong katwiran at ang panghuhuli ng inyong enforcer sa mga riders o sa rider na ang angkas ay hindi nakasapatos, tanong ko po, bakit ang LTO enforcers? Bakit ang HPG personnel? Bakit ang iba't ibang mga local enforcers? Bakit po hindi nanguhuli na sinasabi ninyong tama? O bakit po? O. Siguro po, yan pong ilang mga katanungan na yan ay magbibigay ng linaw sa ating lahat. Sir, nabanggit niyo nga pala po doon sa isang conversation na paano mo ibabalik yung 1,000 doon sa enforcer na nagbayad dito sa mag-asawang riders at nagbayad doon sa multa sa opisina sa MMDA. So 500 plus 500, that is 1,000. Nabanggit mo, sir, sino magbibigay noon? Simplihan po natin, sir. Pag napatunayan mo, sir, na tama ang sinasabi mo, na tama ang sinasabi ng dating LTO chief at ito ay alinsunod sa Administrative Order 2008-015. Pag tama po kayo, sir, babayaran ko na 10,000 yung traffic enforcer bilang pagtanggap ng aking pagkakamali at ako po ay hihingin ang tawad sa kanya. Dilinawin ko, sir, hindi kaya kita chinachallenge, sir, ay dahil nakikipag-away ako sa iyo. Gusto ko lamang pong ipaunawa sa iyo, sir, na basta tama ang pag-uusapan, sir, nakahanda po akong humarap kahit saan. Sir, ako po ay katulad mo, tunay na lalaki, naging official din naman po tayo pareho. Dapat po, marunong tayong tumanggap ng mali. Naniniwala po kami mga Batanggay nyo, hindi kabawasan ng pagkalalaki ang pag-amin ng mali. Yun lamang, sir. Maraming salamat po. Maraming salamat po.